Dahil sa mga digmaan na nagaganap sa bansang Israel at maraming mga bansa ang galit dito, tuloy na pong mabubura sa mapa ang bansang Israel. Habang tumatagal ang panahon, mas nakikita natin na mas lalong lumalala ang mga tensyon doon sa bansang Israel at sa mga katabi nitong bansa. Napakatagal na pong panahon na mayroong iba't ibang mga conflict sa bansang Israel at kitang-kita naman po natin na ito ay hindi matapos-tapos. Isa na po dyan yung conflict sa Israel at sa Hamas. Nitong mga nakarang araw lang, marami na po mga tao ang nasasawi dahil po sa conflict na ito. At mas lalo pa pong tumindi yung tensyon ngayon ng Israel at Hamas dahil po kinumpirma ng Hezbollah na noong Linggo, namatay po yung isang mataas na opisyal na si Nabil Kauk doon po sa isang airstrike ng Israel. So isa po sa mga pinuno na namatay din sa airstrike ay yung pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Kasama po yung iba't ibang mga leader at mga commander. Ang Hezbollah at ang Israel ay halos araw-araw nagpapalitan ng mga strike mula nung nagsimula pa yung digmaang Israel-Hamas. Halos isang taon nang nakalipas noong October 7. So dahil po sa ginawa ng Israel sa terrorist leader doon sa Lebanon at sa iba pa pong mga high-ranking official doon, sinasabi na mas magiging matindi pa yung hidwaan sa dalawang bansa po na ito. Kasi po mga kapatid, makikita rin natin, dahil po sa tensyon na yan, marami ng mga gusali ang nasira at marami na rin pong mga tao ang nasawi habang tumitindi yung tensyon sa Israel at Hamas. So yung mga tao, hindi po nila alam kung ano na yung mangyayari sa mga susunod na araw dahil nga po sa matinding pag-atake ng Israel. Ngayon, dahil ginawa nga ng Israel yan sa Lebanon, hindi po papayag yung Lebanon na hindi sila makagante. Sinasabi rin na mas lalawak pa at mas lalaki yung digmaan kapag nagpatuloy yung sunod-sunod na airstrike na gagawin ng Israel. Hindi lang po sa Lebanon, kundi sa iba't ibang mga bansa na kalaban ng bansang Israel. Ngayon, ayon sa mga kumakalat sa social media, sinabi po na binalaan yung bansang Israel ng ilang mga bansa na kakampi ng Lebanon na kapag patuloy pa na umatake at nagkaroon ng airstrike yung Israel, buburahin na raw sa mapa yung bansang Israel dahil nga po sa mga ginagawa nila. Yan po yung sinasabi na banta ng mga kalabang bansa ng Israel. Kung titignan nga po natin, yung bansang Israel, ito po ay napapaligiran ng mga kalaban ng bansa. At kung titignan po natin maigi, napakaliit lang din po ng bansang Israel compare sa mga malalaking bansa na nakapaligid sa kanya doon sa Middle East. So dahil nga po dyan, makikita natin na parang napakadaling burahin sa mapa ng bansang Israel kasi nga po napakaliit nito at pwedeng-pwede po ito na mawasak ng mga bansa na nakapaligid sa kanya. Kasi nga, yung mga bansa na nakapaligid sa Israel ay galit sa kanya. So dahil po sa mga nangyayari na yan ng mga digmaan sa bansang Israel, posible po ba na mabura na sa mapa yung bansang Israel at ito ay tuluyan ang mawala? Meron po akong dalawang katotohanan na gusto kong malaman ninyo patungkol sa issue na ito sa Israel. Una po, totoo na sa panahon natin ngayon, magkakaroon ng mga maraming digmaan o kaya man mga conflict lalo na nga sa bansang Israel. Matagal lang po sinabi yan ng Biblia. Sa katunayan nga po, yung mga digmaan sa iba't ibang panig ng daigdig, yan po yung palatandaan na yung ating Panginoong Kristo ay malapit nang bumalik. Sabi nga po sa Matthew chapter 24 verse 6 to 8. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. So mga kapatid, yung mga digmaan na nagaganap sa bansang Israel at sa iba't ibang mga bansa sa panahon natin ngayon, yan po yung palatandaan na sinabi ng ating Panginoong Kristo na malapit na siyang bumalik. Sa totoo lang po mga kapatid, wala pa yung mga digmaan na yan na nababalitaan po natin. Compare po sa matitinding mga digmaan na mararanasan ng ating mundo pagdating ng tribulation. Ngayon yung patungkol naman po sa pagwasak o pagbura sa mapa ng bansang Israel, wala pong katotohanan doon. Sa totoo lang mga kapatid, wala naman talaga nagsabi sa mga kalaban ng Israel na buburahin sa mapa yung bansang Israel. Sa totoo lang po mga kapatid, napakarami ng mga digmaan na naganap sa bansang Israel at napakarami po nitong kalaban simula po noon hanggang sa panahon natin ngayon. At wala pa pong nakapagbura sa mapa doon sa bansang Israel. Kahit po nakita natin na sobrang matitindi at talagang malalaki yung mga bansa na kumalaban sa bansang Israel. Kahit bumalik po tayo sa Old and New Testament, makikita po natin na maaaring oo nasakop sila ng iba't ibang mga empire o kayaman ng mga bansa, pero hindi po nabura sa mapa yung bansang Israel. Hanggang ngayon nananatili pa rin yung bansa na yon. Kung titingnan natin, marami na po mga bansa ang nabura na o kaya man nawala na nabanggit sa Biblia. Pero itong maliit na bansa na ito, yung Israel, ito po ay nanatili at hindi pa po ito nawawala. So posible po ba na mabura na sa mapa yung bansang Israel sa panahon natin ngayon dahil maraming bansa ang galit dito? At hindi lang yon, matindi na po yung technology sa panahon natin ngayon. So ang sagot po dyan mga kapatid, malabo na mangyari na mabura sa mapa yung bansang Israel. Kasi mga kapatid, marami pa pong mga propesiya ang hindi pa nagaganap na mangyayari pa lamang doon sa bansang Israel.
Halimbawa na lamang po yung pagpapatayo ng Third Temple doon sa Jerusalem. So wala pa po yung Third Temple sa panahon natin ngayon. Ang sabi po kasi sa propesiya ng Biblia, dyan po sa Jerusalem, dyan sa Third Temple, dyan maghahari yung Antikristo sa panahon ng Tribulation. At hindi lang po yan, yung pagbabalik din ng ating Panginoong Kristo. Doon po siya bababa sa Jerusalem, doon sa Mount of Olives. So matatagpuan yan doon sa Israel. So ibig sabihin, hindi pwedeng mabura sa mapa yung bansang Israel. Kasi kapag nangyari yon, hindi matutupad yung propesiya na yung ating Panginoong Kristo bababa doon sa Israel. At syempre, doon po sa Israel, sa Jerusalem, yung po yung magiging political center kapag naghari na yung ating Panginoong Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yung Battle of Armageddon din po, ito ay mangyayari doon sa Israel. Makikita po natin sa vision ni John, doon po mangyayari yung labanan sa pagitan ng ating Panginoong Kristo at ng Antikristo. So kailangan po mangyari yon para matupad yung propesiya na sinasabi ng Biblia. At marami pa po mga propesiya na sinasabi yung Biblia na magaganap sa bansang Israel. So nakita po natin na talagang napakalaki ng role ng bansang Israel pagdating ng end times. Kahit sinasabi po natin na maraming gustong umatake dito at wasakin yung bansang Israel, wala po silang magagawa. Kasi nga po, meron pa pong propesiya na dapat maganap dito. At kung titignan din po natin kahit gano'ng katindi yung technology sa panahon natin ngayon, kayang-kaya pong depensahan yan ng Israel. Nakita naman po natin, marami na pong mga missile o mga pag-atake na ginagawa yung iba't ibang bansa sa Israel. Pero nakita po natin na nagagawa nila itong pigilan. At marami na pong mga digmaan ang naipanalo ng bansang Israel. So nakita po natin na noon pa man hanggang sa panahon natin ngayon, kahit maraming bansa na gustong manira dito, pero wala po silang nagawa. Kasi nga, malinaw sinasabi ng Biblia, meron pang mangyayari sa bansa na ito. Kailangan po manatili yung bansang Israel hanggang sa katapusan. Kasi mga kapatid, mabubura lamang sa mapa yung bansang Israel kapag nawasak na o nagunaw na yung ating mundo. Doon pa lamang po mawawala yung Israel. Pero mga kapatid, kahit makikita po natin na magugunaw yung mundo at mawawasak yung Israel, sinasabi rin po ng Biblia na papalitan po yung Israel. Kaya papasok po dyan yung tinatawag natin na bagong Jerusalem. Ito nga po yung sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. So nakita po natin na walang sinasabi yung Biblia patungkol sa pagkawasak ng bansang Israel o kaya man pagkabura nito sa mapa. Nakita po natin na sa kabila ng maraming bansa ang umaatake dito, pero wala pong magagawa yung mga pag-atake na yon. Hindi po nila mawawasak o mabubura sa mapa yung bansang Israel. Wala po silang magagawa. Kasi nga po, meron pang plano yung Diyos sa bansa na ito at meron pang mga propesiya na hindi nagaganap sa bansang Israel. Pagdating po ng tribulation, mararanasan din ng bansang Israel yung judgment ng Panginoon para sa kanila dahil nga sa mga ginawa nila. Pero mga kapatid, kahit mangyari yon, hindi pa rin mawawasak o mabubura sa mapa yung bansang Israel. Sabi ko nga po sa inyo, tanging yung Diyos lang yung makakapagwasak niyan pagdating ng panahon kapag nagunaw na yung mundo. Wala pong mga bansa o kaya man mga tao at kahit technology ang makakapagwasak sa bansa na yan. Marami pa pong mga propesiya hindi natutupad na sinasabi ng Biblia sa bansang Israel. At syempre, alam po natin na sa bansang Israel, dyan babalik yung ating Panginoong Kristo. At yan ang pinili ng Diyos.